Kamusta kayo? Sumulat ako upang ibahagi ang aking karanasan na hindi madaling tanggapin. Noong 1993, aksidenteng napaslang ko ang aking matalik na kaibigan. Naglalaro kami gamit ang mga baril at armas ng aking ama. At ito'y nauwi sa trahedya. Kinilala ako ng korte na may sala sa kasong manslaughter at hinatulan ng 12 taong pagkakakulong. Sa loob ng bilangguan, natutunan ko ang tungkol sa racial segregation. Ang mga Amerikanong puti ay kasama ng mga puti at ang mga maitim ay kasama ng mga maitim at kung ano-ano pa. Ang paglabag sa patakaran na ito ay nagdudulot ng malubha at teribleng kahihinatnan. Naranasan ko ito nang mahuli akong nakikipag-usap sa isang kaibigang Aprikano mula sa county. Dinala ako sa pinuno o big dog ng naturang bilangguan na kung saan ay siya ang kinikilalang leader ng tinatawag nilang Aryan Brotherhood sa loob ng bilangguan. Tinanong niya ako kung taksil daw ba ako sa aking sariling lahi at kung bakit nakikipag-usap ako sa mga negro o sa mga Aprikanong maiitim ang kulay. Dahil doon ay natakot ako. Iningatan kong manatiling malayo sa gulo sa loob ng 8 taon. Iniiwasang mapag-initan ng gang at itinuon ang aking atensyon sa pagtatapos ng aking sentensya. Ngunit noong December 2002, habang naka-duty sa kusina, bigla akong isinumbong dahil sa pakikipag-usap ko sa isang bilanggong iba ang lahi. Ito'y nagdulot ng isang marahas na atake mula sa Aryan Brotherhood na nag-iwan ng malubhang pinsala sa akin. Sa aking huling taon, gumanti ako sa leader ng Aryan Brotherhood. Sinaksak ko siya gamit ang isang improvised na patalim. Dahil sa ginawa kong ito, minarakahan ako bilang isang target at namuhay ako sa matinding takot. Natagpuan ko ang aking sarili na palaging binubugbog at pinagtutulungan ng mga miyembro ng Brotherhood at hindi rin ako tinutulungan ng iba pang mga bilanggo dahil sa kanilang takot sa naturang gang. 5 buwan bago ang aking paglaya, nagbalik ang leader upang gumanti at gamit ang isang matalas na metal, ginilitan niya ang aking tiyan na naging sanhi upang bumagsak ako sa sahig at mawala ng malay. Nawalan nga ako ng malay at natagpuan ko ang aking sarili na nagkakaroon ng isang out-of-body experience. Nakita ko ang mga gwardiya at nurse na inaasikaso ang aking katawan sa sahig. Nagdurugo ang aking tiyan, ngunit wala akong maramdamang koneksyon sa katawan kong iyon na waring tulog sa sahig. Nakalutang ang aking kaluluwa sa itaas at pagkatapos ay naramdaman ko ang isang pailalim na paghatak. Nasimulan kong marinig ang mga iyakan, sigawan, mura, pagngangalit ng mga ngipin, mga ungol at nakakapangilabot na mga panaghoy. Mula sa pakiramdam na hinahatak ako, naramdaman ko na ako'y nahuhulog sa isang napakalalim na hukay. Maya-maya pa ay natagpuan ko ang aking sarili sa isang lugar na maaari ko lamang ilarawan bilang impyerno. Nakatayo ako sa isang mabatong lugar at pinapalibutan ng apoy at matinding init. Ang init doon ay napakatindi na hindi maikukumpara sa init ng 1,000 araw. Hindi ako halos makahinga sa sobrang init at nang ako ay magwika ng hello, biglang nawala ang lahat ng mga panaghoy at sigawan at namalayan ko ang aking sarili na nakaharap sa isang nilalang na nagpakilalang Lucifer. Humagikik ito at napakasama ng tunog na iyon sa aking pandinig. Maligayang pagdating, Sam. Anito sa akin. Sino ka? Magpakita ka sa akin! Sigaw ko.
Ang figura na nagmaterialize sa harap ko ay walang pinagkaiba sa isang ordinaryong tao. Ngunit kulay pula ang balat nito. Naramdaman ko ang isang matinding kasamaan na nagmumula sa nilalang na ito. Walang anumang mabuti o kaaya-aya rito. Nag-aalinlangan akong nagtanong. Sino ka? Sumagot ang nilalang. Kayong mga tao ay maraming pangalang ibinabansag sa akin. Ngunit mas gusto ko ang Lucifer. Hindi ako makapaniwala kaya sumagot ako. Hindi ka totoo. Ito ay isang panaginip. Ako'y mabuting tao. Ang figura na nagsasabing siya ang Diablo ay nanunuyang sumagot. Ikaw? Mabuting tao? Tingnan natin kung totoo yan. At pagkatapos noon, sinimulan niyang isalaysay ang pinakanakakapangilabot na mga nagawa ko sa aking buhay para sa pagsusuri. Pinakita niya sa akin ang pinakamasamang mga bagay na nagawa ko sa aking buhay at sinabing doon ako nabibilang sa impyerno. Pinatay mo ang iyong matalik na kaibigan at nakaramdam ka lamang ng kaunting pagsisisi. Ang mabubuting tao ay hindi ginagawa ang mga bagay na nagawa mo. Pahayag ng Diablo. Ipinakita niya sa akin ang aking mga ginawa sa bilangguan. Mga gawang hindi ko ipinagmamalaki. Mga aksyon na napakahirap isalaysay. Ibinunyag niya ang mga iniisip ko noong araw na pinatay ko ang aking matalik na kaibigan. Mga kaisipang hindi ko namalayan na mayroon ako. Ipinaalala niya sa akin kung paanong inisip ko na sana'y pumutok ang baril at tumama ang bala kung saan ko yun gustong tumama. Ngayon, itinuturing mo pa ba ang iyong sarili na mabuting tao, Sam? Kutsa sa akin ni Lucifer, tuwang-tuwa nang makita ang pagbagsak ko. Sa sobrang sakit at pagsisisi, napasigaw ako. Oh, Diyos ko! Oh, Jesus! Ano ang nagawa ko? Napasigaw si Lucifer sa sakit. Huwag mong banggitin ang mga pangalang iyon sa aking nasasakupan mamamatay tao. Hindi nila matutulungan ang isang nawawalang kaluluwang tulad mo. Sa sandaling iyon, tumingala ako at nagsumamo sa Diyos na iligtas ako mula sa mga kamay ni Lucifer. Humingi ako ng tawad sa pagpatay sa kaibigan ko at sa lahat ng masasamang nagawa ko. Naramdaman ko ang aking sarili na hinihila sa kabilang direksyon, palayo kay Lucifer na nooy sumisigaw na hindi ito patas, na ako ay kabilang sa kanya. Hindi ko alam kung gaano katagal akong hinila pataas patungo sa langit. Ngunit pagdating ko, naghihintay sa akin ang kaibigan kong si Danny, na siyang aking matalik na kaibigan na napatay ko. Danny! Patawarin mo ko! Patawarin mo ko! Pakiusap ko sa kanya habang lumuluha. Ngumiti siya, parang sinasabing alam niya ang lahat at napatawad na niya ako. Tumingin siya sa likod niya at pagdakay humarap na muli sa akin. Sa isip ko, narinig kong sinabi niya, "Oras na para umuwi." Naaalala kong sinabi kong, "Hindi! Ayaw kong bumalik sa impyerno! Mangyaring huwag mo kong pabalikin doon!" Ngumiti si Danny at sinabi sa aking isipan, "Hindi ka pupunta doon. Narinig ka ng Diyos at pinatawad ka na. At pinatawad na kita. Ngunit kailangan mong tapusin ang iyong oras sa daigdig. Hindi pa dumarating ang iyong oras." Inulit ko ang aking paghingi ng tawad at natagpuan ko ang aking sarili na bumabagsak. Na parabang ako ay direktang ibinato pabalik sa aking katawan. Bumangga ako at pumasok sa katawan ko at napasinghap bigla sa sakit.
Napasigaw ang nurse at nawala ng malay, marahil sa gulat nang makitang bigla akong nagising. Ang doktor na nag-asikaso sa aking mga sugat ay pumasok sa silid at nagulat nang makita akong nakaupo. Ipinahayag niya ang kanyang labis na pagkabigla. Buong akala daw nilang lahat ay hindi na ako mabubuhay pa dahil sa napakaraming dugong nawala sa akin. Nang maglaon, natuklasan ko na ang instrumentong ginamit ng leader ng Aryan Brotherhood upang sugatan ng aking katawan ay hindi mula sa loob ng bilangguan, na nagpapahiwatig na mayroon siyang sinuhulang gwardya na kanyang tau-tauhan upang ibigay sa kanya ang patalim na iyon. Sa kabila ng mga pagsisikap na tukuyin ang partikular na gwardyang kasangkot, walang tiyak na ebidensyang natagpuan, bagamat mayroon akong sariling mga hinala. Ang natitirang oras ko ay iginugol ko sa infirmary, kung saan ako ay tuluyang nagpagaling. Para sa mga nag-aalinlangan sa aking patotoo, nais kong bigyang diin na hanggat nananatili ang iyong pananampalataya sa Diyos, kahit na ikaw ay nasa kaibuturan ng impyerno tulad ng aking naranasan, ang kapatawaran ng Diyos ay maaaring abot kamay mo pa. Ang dahilan kung bakit tuluyang bumabagsak ang ilang kaluluwa sa impyerno ay dahil nakalimutan nila ang tungkol sa Diyos o tumangging magpakumbaba at humingi ng tulong habang may panahon pa. Ang ibig kong sabihin, habang hindi pa tuluyang binabawian ng buhay ang katawang lupa natin. Araw-araw, niyayakap ko ang aking pagiging born-again Christian at dinadala ang bigat ng kahihiyan para sa aking mga aksyon sa bilangguan at sa nakalipas. Gayunpaman, sa bawat araw na lumilipas, nakakasumpong ako ng kagalingan. Nahuhuli ko pa rin ang aking sarili na tumitingin sa aking likod kahit saan ako magpunta. Dahil kapag nakuha mo na ang atensyon ng Aryan Brotherhood, ikaw ay markado na habang buhay. Ipinagdarasal ko na sana'y hindi na nila ako balikan pa. Ngunit nananatili rin akong mapagbantay sa aking paligid. Iyon lamang ang aking patotoo at maraming salamat sa inyong pakikinig. Pagpalain nawa kayo ng Diyos.